po tayo ngayon sa ating YouTube channel at ngayon po magluluto po tayo ngayon ng Sour Shadow Isda at ang gagamitin po natin isda ay ang tuna. Hello guys, ito po yung ating tunang isda. So, naprito na po siya natin. So, kailangan na po natin siyang lulutuin. Ito naman po yung ating sibuyas, minced chunk. Ito naman po yung ating kamatis, medyo hinog po siya. At ito naman po yung ating bawang. Lagi ko po pag mag-gigisa po ako, nilalagyan ko po siya kahit konting bawang po. At syempre ito naman po yung ating sibuyas dahon. Yung kalahati, gagawin natin garnish. At yung kalahati naman, yun naman po pang halo natin. Kailangan gagamitan po natin siya ng dalawang itlog kasi medyo konti po, marami po yung ating isda. So, dalawang itlog po yung kailangan natin. Hello guys! Mag-umpisa na po tayo sa gluto ng ating Sour Shadow. Mag-umpisa na po tayo ng ating pag-isa. Gawin na po natin yung ating bawang. At syempre yung ating sibuyas. At isunod na po natin yung ating kamatis. Yung kamatis po natin medyo hinog po siya. Hindi naman po siya gaanong hinog. So, masarap po pag ang kamatis na gagamitin natin is hinog po. Lagyan na po siya natin ng tubig. Dapat tiyansahin nyo lang po yung tubig na ilalagay po natin sa ating Sour Shadow. Depende po sa rami or sa laki ng isda na ating lulutuin. So, yung tubig dapat tiyansado mo rin dun sa kailangan mo rin. Takpan po muna natin para mabilis ang pagkulo po. Now, kumulo na po yung ating tubig. Lagyan po siya natin ng patis. Yung tama lang po yung ilalagay, mga 1 tablespoon or 2 tablespoon. Depende po sa dami ng tubig. Pag mag-sour shadow ko, nilalagyan ko rin siya ng pamintang durog or black pepper, brown black pepper. Para mas masarap at malinamnam po yung ating sour shadow, nilalagyan ko po siya ng kaunting chicken cubes. Yung buong chicken cubes, hahatiin ko lang po siya para mas malasa o mas malinam na. Kumpleto na po yung ating timpla. Okay na po. Ilagay na po natin yung ating itlog. Kailangan bilisan po natin para hindi po siya mabuo. Kailangan anin na po siya natin dahil hindi magbubuo po siya. Ayan po. Ayan. Ganyan na po yung pag ano natin. Ayan. Ito na po yung ating Sour Shadow. Itong ating Sour Shadow pag wala po yung ating isda. Ilagay na po siya natin. Malinis yung kamay ko ha. Naghugas po ako. Ayan po. Lulutuin po muna natin yung ating isda. 3 to 5 minutes. Yan po yung pinaka-maximum na kailangan
maluto po yung isda natin. 3 to 5 minutes. Habang niluluto po siya natin, lagyan na po siya natin ng sibuyas. Yung kalahati po yung gagawin natin pang garnish. Wow, ang sarap! Wow! Saktong-sakto po yung lasa ng ating sarsyado! Ay, okay na po ang ating... Sakto na po yung sa timpla yung ating sarsyado. At ngayon, papatayin na po natin yung apoy at kakalilipat na po natin sa ating chicken cheese. Charan! Ito na po yung ating sarsyado. Napakasarap po at saka napakabango. Amoy pa lang po. Masarap na. At yung kasama ko sa trabaho ay Diyos ko, mapapasarap ng kain. Garnisan po natin yung kalahating spring onion. Ano po, ang sarap ng ating sarsyado. Charan! Ito na po yung ating sarsyadong isda. Masarap at malasa. Yummy!